Samantala, inatasan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang Department of Energy at iba pang ahensya na pabilisin ang pagpapatupad ng roadmap para magkaroon ng electric vehicle industry sa bansa at maging bahagi ito ng transportasyon ng publiko. Sa naganap na sectoral meeting ngayong Martes sa Palasyo, sinabi ni Marcos na kailangang mapag-aralan ang pagkakaroon ng e-vehicle industry para mahikayat ang mga manufacturers sa bansa na mag-produce ng e-vehicles maging ng battery charging mechanism. Sa ngayon, nasa halos 7,000 electric vehicles pa lang ang rehistrado, malayo sa 14.3 million na bilang ng EV ng mga vehicles sa bansa. Mas mahal naman ng 20 hanggang 50% ang e-vehicles kumpara sa tradisyonal na sasakyan. Pero sinabi ng Energy Department, mas mura ang magagastos ng publiko kalaunan pagdating sa maintenance ng mga ito. So, nandun yung four pillars, the electric vehicle demand generation, the manufacturing side of it, the research and development utilizing our natural resources, and the human resource development. Instead of having a 10% target by 2040 for the penetration of electric vehicles, we have to go forward and look into a 50% target.